Magandang hapon pong muli sa lahat ng mga participants ng 16th Annual South Luzon State Convention of the Gideons International in the Philippines. Ayan, salamat po at talagang napakabuti ng ating Panginoon. This is my second session sa inyo. Bagamat hindi po tayo magkakasamang physical, naniniwala po ako na kasama natin ang ating Panginoon and He is in control of everything. Ayan. Salamat po sa mga feedback na akin pong narinig about the first session na atin pong ginawa yesterday. And today, I believe the Lord will bless us once again at Siya'y muli pong magbibigay sa atin ng kalakasan sa pamagitan po ng Kanyang salita na sentro po ng atin pong ministeryo, lalo na po sa ministry ng Gideons. Ayan, and I hope nag-enjoy po ang lahat dahil nasabik po tayo sa isa't isa sa loob ng mahigit 2 taon na hindi po nagkita-kitang personal. Bagamat I know for sure marami sa inyo ay naging mga close na rin na mga magkakaibigan and because of social media ay nagkikita-kita po sa pamagitan po ng mga video calls or kahit man lang sa pag-browse ng mga profile ng bawat isa sa Facebook. Talagang salamat sa Panginoon sa technology. Maging sa hapon na ito ay nakarating po ako sa inyo sa pamagitan po ng teknolohiya. Ayan, so praise the Lord, no? Nagpapatuloy tayo at ang ating tema, paalala ko lang po sa atin na ang tema po natin dito sa convention na ito ay Rooted and Built Up. Hango sa Colossians chapter 2 verses 6 to 7. So yesterday ay binasa po natin at binigyan po natin ng diin, in particular yung verse 1, no? Doon po sa ating theme verse. And I'm sure na talagang nakita natin na napakahalaga, lalo na po kung ano ba at sino ba si Jesus Christ sa atin. Kasi everything else ay baliwala. Lahat ng ginagawa natin kung wala naman tayong matibay o totoong ugnayan kay Jesus Christ. Hindi ho ba? Kaya naman, I hope yung message na naibahagi po sa atin kahapon ay bagamat maiksi, ano ho, hindi ko ho na-maximize yung time na naibigay sa atin, pero I really focus on the truth na we started with the Lord Jesus Christ. At yun po ang mahalaga in order for us to be rooted and built up in Him. Ngayong hapon, hayaan niyo pong basahin ko ang isang talata na magdurugtong doon po sa ating tema. And toward the end, babalikan po natin yung ating theme verse at doon po tayo magwawakas. Ano po? Again, inaanyayahan ko po ang lahat ng mga delegado. Pwede po bang tayong lahat ay magsitayo? Ayan. At samahan niyo po ang inyong lingkod. Babasahin po natin Acts chapter 2 verses 42 to 47. Ito po ang sinasabi. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Verse 47, idugtong po natin. Praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Pagpalainawa ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang mga salita. Sa oras na ito, ang mensahe po na aking ibabahagi sa inyo ay gusto ko pong ma-appreciate natin at makita natin yung katotohanan na ang ating Panginoon po ay kasama natin ngayon. At gusto niya na tayo po ay mas lumalim pa sa kanyang mga salita. And so the title of this message, Grounded in the Word, in Reaching Out the World. Ulitin ko po, Grounded in the Word, in Reaching Out the World. Ayan. So yun ang gusto ng Panginoon sa atin, na tayo po ay grounded sa kanyang salita. Nang sa gayon, we could reach out the world. Naalala ko pa po, 5 taon nung una ko pong naengkwentro ang Biblia.
limang taong gulang po ang inyong lingkod. Tila baga parang aksidente lamang noon sapagkat hindi naman ako naghahanap ng mababasang Biblia at hindi rin isang paniniwala sa amin ang magbasa ng Biblia. Hindi po ito common practice sa aming pamilya sapagkat kami po ay talagang deboto, relihiyoso yung akin pong pamilya na kinamulatan. Pero dahil yung aking kapatid ay nung kami mga bata pa, galing po kami sa mahirap na pamilya, yung aking kuya na panganay sa aming magkakapatid ay nasama po doon sa mga may benepisyo sa isang organisasyon, Christian organization actually, na nag-i-sponsor ng mga bata para mapagpaaral at mabigyan ng ilang mga benepisyo, at yung mga sponsors ay naandun sa Amerika. At para tuloy-tuloy yung suporta, inay-up nila ito sa church para naman yung mga bata ay ma-expose sa Biblia and eventually makakilala sa ating Panginoon. And well, that's a common practice ng maraming churches even today, na yung mga ganong kaparaanan ay pwedeng maging channel para sila po ay hindi lang mabigyan ng biyaya, kundi sila po ay tumanggap ng regalo ng buhay na walang hanggan. To cut the story short, yung aking pong kuya ay kapareho ko ring mahiyain, hindi po siya sanay nakikisalamuha sa maraming tao kagaya ngayon. Buti na lang hindi ko po kayo nakikita. Ako lang ang nakikita ninyo. So, yung kuya ko, ayaw niyang pupunta doon sa church kung saan siya ay required a-attend ng Sunday school, a-attend ng church, at a-attend ng iba pang mga activities na may kinalaman doon sa para makuha niya yung kanyang benepisyo. So, kailangan may kasama siya. At ako nga po yun. Sa madalit salita, I go with my brother every Sunday. We attend Sunday school, we attend church service, bagamat hindi iyon ang relihiyon namin. Paglaon, ito isang bagay na nai-enjoy ko na. Bagamat hindi ko masasabi na ako'y nagpalit ng relihiyon, hindi ko masasabi na ako'y kabilang na doon sa relihiyon na ito. Pero nai-enjoy ko na. Na-enjoy ko yung magbasa ng Biblia, nai-enjoy ko yung mga Bible stories, and as a matter of fact, marami na po akong mga memory verses as young as 6 and 7 years old. Dahil nga, doon sa aking pag-attend sa Sunday school. Naglaon ay natigil, at syempre may graduation ang lahat, natapos yung support doon sa aking kuya, kaya may laya na rin kami na hindi na a-attend doon sa church. So, it so happened during our teenage years. At alam naman natin yung adolescent stage ng isang bata o ng isang tao ay ang pinaka-dangerous na stage sapagkat dyan yung curiosity ng tao. Kaya, we try a lot of things at dyan maraming naliligaw na mga bata. And so, ganon ang nangyari sa amin. Di na kami umaattend until one day at the age of 15, I encountered the Lord personally and I accept Him as my personal Lord and Savior. Siguro nagtataka kayo, bakit ito kinukwento ni Pastor Ray? Ang gusto ko pong sabihin sa atin, no, in relation to our team, is that kapag tayo po mas maagang na-expose sa Biblia, no, regardless of your belief at first, makapangyarihan ang salita ng Diyos, kaya naman, at the age of 15, wala pong resistance. Napakadali para sa akin ang tanggapin si Kristo bilang Panginoon at aking tagapagligtas. At mula noon, wala na pong lingon-lingon pa. Tuloy-tuloy na hanggang sa ako po'y naglingkod sa ating Panginoon in a full-time ministry until today and for the rest of my life. Ano po ang gusto kong sabihin sa atin dito? Gusto pong sabihin, una sa lahat, hindi po sayang yung ginagawa natin na tayo po'y namamahagi ng Biblia. Hindi sayang yung desire natin para sa convention na ito that we want to be rooted, no? Especially sa kanyang salita. Nang sa gayon, ay ano man ang mangyari sa atin. Saan man tayo makarating? Sa dulo, hindi tayo makakatakas
doon pa rin tayo kakapit sa salita ng ating Panginoon. With this message na nais ko pong ibahagi sa atin, ay meron po kong two main points na gusto ko pong bigyan natin ng diin kung papanong tayo po ay magiging grounded sa kanyang salita in order for us to reach out the world. No? So mahalaga, una sa lahat, tayo po ay grounded sa kanyang salita para kaya nating maipamahagi si Kristo sa mundo. Kahapon, sinimulan ko yung aking mensahe sa pagbibigay ng analogy sa mga puno. No? At sa palagay ko, sariwa pa sa ating lahat, especially if you have heard my message yesterday, na kagaya ng isang puno, dapat malalim yung kapit natin. So ngayon, ano ba ang mahalaga na dapat nating maintindihan in order for us to be grounded in the Word? Well, una sa lahat, ito po yung ating unang puntos, the reasons why we are to be grounded in the Word. Ito po yung mga dahilan kung bakit gusto natin at mas mabuti para sa isang mananampalataya na tayo po ay grounded sa salita ng ating Panginoon. Ang sabi po doon sa talata na ating binasa, they devoted themselves to the apostles' teachings. Kung meron mang isang bagay na sana tayong mga mananampalataya at yung mga bago pa na madadagdag sa church, yung mga magiging kapatid pa natin sa pananampalataya, ay nananatili yung devotion sa salita ng Diyos. Ewan ko po kung napapansin ninyo. Ngayon po, kumpara nung kayo'y bagong mga Kristiyano na para sa mga seasoned believers na nandito gaya ko, maikukumpara natin na noon ang mga mananampalataya hindi nahihiyang magdala ng Biblia. Of course, hindi naman lahat. Ano? Pero, I mean, majority. Ngayon, dahil digital na rin ang Bible, kasama na, syempre, dun sa ating mga smart gadgets. At ang masaklap, kasama na nga, pero hindi naman ginagamit, hindi naman binabasa. Looking back in the first century church, makikita natin, sila po, they devoted themselves to the apostles' teaching. Ano ibig sabihin nito? They are grounded in the Word. Talagang malalim yung kanilang respeto sa salita ng ating Panginoon. Talagang sila po ay nakatutok dito. Do you remember the Bereans? Yung mga Bereans po, kapag ka si Pablo nangangaral sa kanila, or any one of them na sinugo ng Panginoon para mangaral dun sa mga Bereans, yung mga Bereans, hindi sila kontento na makikinig lamang sila. Sa halip, when they go home, they would go back to the teachings and they would double check. Talagang aarali nila kung totoo ba yung pangangaral na kanilang narinig. Ngayon po, daming naliligaw. Bakit po? Sapagkat nawala yung malalim na devotions. Now, I'd like to give some sub-points para mas tumibay po itong atin pong pinag-uusapan. Ano po? Una, we are to be guided by it. Dapat po yung buhay natin ay under the guidance, of course, by the Holy Spirit, pero mahalaga po yung salita ng Diyos para siyang ways, para siyang mapa, para siyang compass sa buhay natin. Sabi nga ng Psalm chapter 119:105, and I'm sure many of you are familiar with this. The Bible says, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Si Haring David, sumulat ng mga katagang ito, ina-acknowledge niya yung salita ng Diyos na siyang liwanag, lampara, nagbibigay ng gabay sa lahat ng kanyang lalakaran. Nawa, kahit na panahon ngayon na moderno na, o masasabi nating hindi na tayo old-fashioned sapagkat high-tech na tayo. Yesterday, I talked about the truth as absolute. Yung katotohanan po, hindi po yan naapektuhan ng kultura, hindi po yan naapektuhan ng teknolohiya, hindi po yan naapektuhan ng panahon. Ang katotohanan ay absolute. So, ibig sabihin yung totoo noon, totoo pa rin ngayon. Yung prinsipyo noon regarding the truth of His Word ay dapat ina-apply pa rin natin sa kasalukuyan.
Ikalawa, we are commanded to read and meditate it. Alam ba ninyo na utos ng Panginoon na tayo po ay dapat nagbabasa, regular, at nagme-meditate ng kanyang salita? Tayo po dito sa Gideon, namimigay tayo ng sipi ng mga Biblia at marami nang nakakilala sa Panginoon, hindi na mabilang yung dami ng mga taong nagpapatotoo kung paano silang nakakilala kay Kristo, nalaman yung katotohanan because of that simple Bible that you have distributed. Many of them ay hindi na natin kilala, pero makikita natin sila doon sa langit. Pero ang tanong, tayo ba na nagdi-distribute ng Biblia? Tayo ba na nasa ganitong ministeryo? Eh, totoo pa ba sa atin yung katotohanan na kinikilala natin na ito ay utos ng ating Panginoon that we need to read and meditate His Word? Joshua chapter 1 verse 8 says, "Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful." Napakaganda, hindi ho ba? Yung mga kataga na yan, parehong utos at pangako. Alam nyo, kung mayroong isang nakaka-appreciate or na-appreciate ko rather sa salita ng ating Panginoon, ay hindi naman po ito naglalaman ng puro utos lang eh. When I was young in the Lord, merong nag-discourage sa akin na basahin ang salita ng Diyos. Kasi sabi niya, "Naku, baka mabuang ka dyan sa pagbabasa ng Biblia." Sabi ko, "Bakit po?" "Aba, eh, pag binasa mo yan, sangkaterba ang utos ng Diyos dyan." Well, totoo naman, no? Nasangkaterba yung utos ng Diyos. Pero, ang hindi alam nung taong kausap ko, kung may utos, may pangako. And the truth of the matter is, mas marami yung pangako ng Diyos kaysa doon sa mga utos. And this is one example. Nagbigay siya ng utos, pero may kaakibat kaagad na pangako. Kapag atin pong binasa at atin pong meditate ang kanyang salita, ang pangako ng ating Panginoon, ang sabi niya, "Then you will be prosperous and successful." Sino bang ayaw mag-prosper? Sino bang ayaw maging successful? Definitely lahat tayo. Yan ang gusto natin. Kaya naman, ang hamon ko po sa ating lahat, no? Well, hindi na ito kailang pagdiinan sapagkat kaya nga tayo nandito sa ganitong ministry ay alam natin ito. But take it as a reminder of the Lord para po sa ating lahat. Ikatlo po, we cannot live without it. May mga taong mahilig sa kape. Ako po, yung mga kapatiran na nandito, mga manggagawa ng Gideons from Novaliches Alliance Church, alam nila na I love coffee. Isa nga manggagawa doon, sabi niya, "Pastor, kailan ka babalik dito sa church? Kasi may ibibigay ako sa iyong coffee maker." I love to drink coffee. And there are people na they cannot live a day in their life without it. Parang hindi kumpleto yung buhay nila. May kilala nga ako, kapag ka hindi nakapagkape, eh, mainit ang ulo. Nandito tayo sa Tagaytay, nako, ang sarap magkape. Isang bagay na na-miss ko dahil pag umaga, lalo na, merong pwede ka pang mag-refill ng kape, hindi ba? Pero alam nyo, merong mas mahalaga na dapat ay bahagi ng buhay natin at dapat hindi tayo pumapayag na hindi ito kabahagi araw-araw sa ating buhay. Sa Matthew chapter 4 verse 4, ang sabi po, "Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Ang tao po, si Jesus mismo ang nagsabi, hindi pagkain lamang, like bread, or, dahil Pilipino tayo, rice o kanin. No? Hindi lang naman yan ang kailangan natin. Kailangan natin, lalo na ng spiritual na buhay natin, ang salita ng Diyos. Pastor, laos na yan. Hindi po nalalaos ang kanyang salita.
Noong nakaraang buwan, ako po ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na pumunta sa bansang Pakistan. At alam naman natin na ang bansang Pakistan, ikalawa sa pinaka-hardest Muslim nation in the world, next to Indonesia. And when I was there, I was given an opportunity to have a courtesy call doon po sa Pakistan Bible Society leader. So bumisita kami doon kasama ng aking kaibigan at yung kanilang bagong director ng Pakistan Bible Society ay kauupo lang sa pwesto ngayong pandemic 2021. So mahigit isang taon pa lang siya na nauupo. At marami siyang mga exciting stories. Meron silang maliit na Bible Museum. So we tour around at nakita ko yung kasaysayan ng Biblia nung ito ay dumating doon sa Pakistan at kung paano ito lumalawak. Exciting, isn't it? Na kahit na moderno ng panahon, kahit pa isang saradong bansa kagaya ng Pakistan, Christians have a vision of not just reading it, studying it, but sharing it with others so that all people might know at maintindihan ng tao yung katotohanan sa kanyang salita. Tayo po'y mga Kristiyano, at ang hamon po sa atin, mahalin natin at huwag tayong kumayag na hindi bahagi ng bawat araw natin ang kanyang salita. Ayan, I hope po, ito'y very basic, ano ho, I hope hindi tumataas ang kilay natin at sinasabi natin, yung sinasabi naman ni Pastor Ray, alam ko na yan eh. Well, ang tanong, alam na natin, ginagawa ba natin? Yung pong pagkaalam is one thing, yung pagsasabuhay is another thing. Dapat po, match po yan. Ano ho? Nang sa gayon, hindi lang sa maging epektibong manggagawa tayo, kundi higit sa lahat, naluluwalhati natin ang ating Panginoon. Punta na po tayo dito sa ikalawang point natin. Ano po? Kanina, pinag-usapan po natin yung reasons. Bakit kinakailangan na tayo po ay maging grounded sa salita ng ating Panginoon? Now, let's talk about the results of being grounded in the Word. Kapag tayo po ay malalim sa kanyang salita, kapag tayo po ay talagang deep sa salita ng ating Panginoon, may mga consequences po yan, no? Balikan natin yung binasa natin kanina. Ang sabi po, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Lahat po tayo bahagi ng church. Meron tayong tinatawag na home church. Meron tayong local churches. Iba-iba. Some of us belong to a large organization. Meron namang iba ay they belong to a small independent church. It doesn't matter. Hindi naman po yan palakihan, hindi yan pasikatan, hindi yan patandaan o palawakan ng denomination. Iyan ho ay samahan ng mga grupo ng mga mananampalataya, churches, associations, or denominations. Ang mahalaga tayong lahat ay iisa kay Kristo. At kung minsan, meron tayong mga comparison, syempre. No? May mga churches na ang attendance nila by the thousands. Meron naman mga churches na nabibilang mo lang sa iyong mga daliri. Okay? Well, salamat sa Panginoon kasi ang Biblia ay nagsabi, when two or three gathered together in His name, anong sabi niya? He is there in the midst of them. Hindi ko binibigyan ng excuse yung mga churches na hindi lumalago in number. Dapat naman kasama din yun eventually, yung paglago ng quantity, yung quantitative growth. Pero dapat balanse, yung quality first, and then quantity. Ito mga mananampalataya sa first century church. Dahil sila ay grounded sa salita ng Diyos, ang naging epekto, ang sabi, the Lord added to their number daily. Take note ha, daily, hindi every Sunday, hindi weekly, but daily those who were being saved. Gusto niyo rin ba makita yan sa inyong mga churches? I'm sure you're desiring na yung church na kinabibilangan natin will continue to grow, will continue to expand, will continue to reach people. Diyan ho pumapasok yung ministry namin sa evangelism explosion. And we can be partners, no? If you want to be trained, just
call us, you want to be equipped when it comes to reaching out souls, kasi ang ayon sa pag-aaral, kaya maraming Kristiyano hindi nag-share ng gospel, simple lang ang dahilan. They are not equipped. So if you want equipping, tawagan niyo po kami. Willing na willing po kami. As a matter of fact, meron po kaming training na ino-offer libre. Wala po kayong babayaran. If you want to know about it, pakitanong nyo lang po sa mga kapatiran natin dito sa Gideons, kasi marami din po sa mga kasama natin dito ay trained sa evangelism explosion. Ayan, sayang hindi po tayo nagkita-kita. Ano po? Okay, so tingnan po natin yung mga dahilan or results, yung resulta kapag tayo po ay grounded sa salita ng Diyos. Ang una po, boldness in sharing the gospel. Kapag malalim tayo sa salita ng ating Panginoon, nandun po yung tapang pagdating sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Si Pablo po, dun sa Romans chapter 1, verse 16, ang sabi niya, "For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jews, then to the Gentiles." Ikaw, ikinahihiya mo ba ang gospel? Ikaw, when was the last time you shared the gospel? Kapag ako po ay nasa isang evangelism explosion training, madalas tinatanong ko po yung aking mga tinuturuan, no? Next month ay babalik po ako dyan sa Tagaytay at meron po akong gagawing training. Pag tinatanong ko yung mga participants, mapapastor man o mga ordinaryong miyembro, sasabihin ko, sino sa palagay niyo ang mas makisig, mas masigasig pagdating sa pag-iibanghelyo? Yung bang bagong Kristiyano o yung matagal ng Kristiyano? It is almost always, overwhelmingly, ang sagot ay yung mga bagong Kristiyano ang mas masigasig pagdating sa pagbabahagi ng ebanghelyo. Eh, ang tanong, yan ba dapat talaga? Hindi po eh. Dapat po, habang tumatagal, lalong nagiging masigasig tayo. Parang pag-aasawa lang po yan. Marami pong mga mag-asawa, excited lang sa una. Marami mga mag-asawa, nagre-regalo lang sa una, nanunuyo lang sa una. Kala mo sweet sa una, kala mo thoughtful sa una. Pagdating ng araw, nambubugbog pala. Nakakalungkot sapagkat yan ang katotohanan. And it is happening even in the church. Na maraming Kristiyano, eh hindi mo makitaan ng boldness pagdating sa pagbabahagi ng ebanghelyo. Bakit kaya ito nangyayari? Ako po, simple lang ang sagot. Ang sagot, it is because they are not grounded in the Word. If they are grounded in the Word, eh una sa lahat, alam nila na ito'y utos para sa ating lahat. If they are grounded in the Word, alam nila, alam natin na nalulugod ang Panginoon every time we share the gospel. Bakit? Sapagkat tibok ng puso ng Panginoon ay abutin ang mga taong naliligaw. Sabi siguro ng mga naandito, mukhang mas maanghang yung mensahe ni Pastor Ray ngayon. Siyempre po kahapon, binaitan ko muna ng konti. Ayan, ngayon ho, dahil huling mensahe po ito para sa atin, nako, hindi ho pwedeng bait-baitan tayo. Kailangan malalim because God wants us to be grounded in His Word. He wants us to be rooted in His Word. Second result or consequence is burden to obey the Great Commission. Tayo po ba ay merong burden na sundin ang Great Commission ng ating Panginoon? Yung bang sinasabi po sa Matthew chapter 28 verses 18 to 20 ay nasa puso pa rin natin? Alam pa rin ba natin ito? Marami na tayong preachings, Bible studies, at katuruan na narinig, even devotionals mula sa mga talatang ito. Pero ang tanong, ano ang epekto sa atin? Ulitin ko po. Nais kong basahin muli ito sa atin to refresh our minds. Matthew 28:18-20 says, "And Jesus came up
and spoke to them, saying, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Verse 20 says, "Teaching them to observe everything that I commanded you, and lo, I am with you always to the very end of the age." Alam nyo, nakakapangilabot itong talatang ito. Bakit ko sinabi na ang kapangilabot? Eh, alam nating lahat ito eh. Next to John 3:16 ay yung Matthew chapter 28, kabisado ng halos lahat ng mga mananampalataya. Pero hanggang dito lang, wala dito. Ang gusto ng Diyos ay isa puso natin at sundin yung Great Commission. And let me tell you this, ang utos po, hindi option. Ang utos po, hindi suggestion. Ang utos, it is meant to be obeyed. Kaya inaasahan ng Diyos na ikaw po ay susunod sa Kanya. Dagdagan pa natin para mas maging ma-encourage pa tayo. Anong resulta kapag tayo po ay malalim sa Kanyang salita? Pangatlo, it bears fruit that will last. Yung bang bunga na tumatagal. Ayan. Siguro merong mga mahilig sa prutas dito. Ako po ay mahilig sa prutas at minsan po ay nakaka-discourage kasi bumili ka ng prutas pagkatapos pag uwi mo sa bahay, kinabukasan, magugulat ka, parang bulok na, parang hindi tumatagal. No? Parang yung bunga ay hindi siya pang matagalan. Well, depende po yun kung paano at kung marunong tayo mag-handle ng mga bunga na yan, yung mga prutas na yan, may enjoy natin. No? Well, balik tayo dito sa ating pinag-uusapan. Sabi po ng Jeremiah chapter 17 verse 8, "They will be like a tree planted by the water that sends out its root by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are," yung kanyang mga dahon daw, "its leaves are always green. It has no worries in a year of drought. And never fails to bear fruit." Ang tunay na Kristiyano, sigurado mamumunga. Medyo mag-evaluate tayo ng konti ngayon. Imagine natin na tayo po ay nakatingin sa salamin. Mula nung ikaw ay naging Kristiyano, ito po ang tanong sa atin, ilan na ang naging bunga mo? Mula nung ikaw ay sumali sa ministry ng Gideons International Philippines, meron na bang naging bunga ang iyong buhay? Pastor, marami na ako nabigyan ng Biblia. At malamang, ang ilan sa kanila ay nakakilala sa ating Panginoon. Yes, I will not discount that. I will attest to the fact na ang Diyos naman ang siyang nagliligtas. Malamang na malamang, ilan or marami doon sa mga nabigyan natin ng Biblia ay nakakilala sa Panginoon. Pero ang tanong ko po, we can also be more vocal and be more aggressive in sharing the gospel so that the question of those people can be answered right away, although we do not have all the answers. At maaaring hindi rin naman tayo ang tugon sa kanila. But it will be helpful. Do you remember the Ethiopian eunuch? Yung Ethiopian eunuch, siya po'y nagbabiyahe, binabasa niya yung book of Isaiah. Baka Gideon din ang nagbigay sa kanya noon. Biro lang. Siyempre, wala pa po yung ministry ng Gideon noon. Pero binabasa niya ito, and he was so curious, di niya maintindihan, and here comes Philip. He was brought there by the Holy Spirit, and he asked the eunuch, sabi niya, "Do you understand what you're reading?" And the eunuch says, "I don't know, unless somebody explain it to me." And then, yung eunuch na kilala sa ating Panginoon, at nagpabautismo. Ito po ang gusto kong iwanan sa atin sa mga oras na ito. Na napakalinaw sa Biblia yung dahilan para tayo po ay patuloy. Kaano man tayo katagal sa pananampalataya hanggat di dumarating ang ating Panginoon, huwag nating bibitawan ang Biblia. Tuloy lang sa pag-aaral. At kapag tayo lalong lumalalim pa,
kahit ilang ulit mo nang nabasa at napag-aralan ng Biblia, ang automatic result niyan ay yung mga tao sa paligid natin ay maaabot natin ng gospel. In conclusion, balikan po natin yung ating theme verse. Colossians chapter 2 verse 6 to 7 sa NIV, ito po ang sinasabi. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Nais ko pong magwakas sa pamagitan ng pagbibigay po sa inyo ng tatlong kaisipan. Mula po doon sa verse 7 in particular, makikita po natin ano po. And in relation to our theme ngayong taon na ito para dito sa convention na ito. Una po, gusto kong maintindihan natin, first thing, that here, the Apostle Paul is referring to the believer's downward growth. Ang sabi po, rooted in Him. Ang nais ng Panginoon sa pamagitan ni Apostle Pablo, lahat ng mga mananampalataya ay nag-uugat kay Kristo. At paano mangyayari yon? The Word of God has its important role. Sa pamagitan ng kanyang salita, mas makikilala natin siya. Sa pamagitan ng kanyang salita, mas mauunawaan natin yung mga turo niya. Sa pamagitan ng kanyang salita, tayo mismo na namimigay ng Biblia, nagdi-distribute ng Biblia, convincing because we're offering something that we treasure sa ating buhay. We offer something that is very important sa ating mga buhay. Hindi kagaya ng ibang mga salesman, nag-aalok, hindi naman pala nila tinatangkilik. Hindi naman pala nila ginagamit yung brand na yon. Okay? So, yan ang una. Ikalawa po is the believer's upward growth. Yan. So, kung merong downward growth, eh, dito po sa verse 17, sinasabi din sa atin na mahalaga rin yung upward growth. Bakit po? Kasi ang sabi po, built up in Him. Para bang bahay. Parang building. May mga arkitekto tayo dito, may mga inhinyero po tayo dito. At alam natin yung value ng foundation. Na kapag ang isang building ay hindi matibay ang pundasyon, huwag ka nang umasa na quality yung bahay na yan. Huwag ka nang umasa na yung bahay na yan o yung building na yan ay tatagal. Huwag ka nang umasa na yung building na yan ay mataas ang value. Bakit? Eh, tinipid eh. Na-corrupt eh. So tayo din. Gusto ng Panginoon na tayo'y lalo pang mapapalapit sa Kanya. Yung upward growth. Siya na ulo ng church. Siya na ating Panginoon. Lalo tayong mapapalapit sa Kanya at titibay ang ating relasyon sa Kanya. Pangatlo at panghuli, the believer's outward growth. Sabi po, dun sa bandang huli ng talatang pito, overflowing with thankfulness. Anong ibig sabihin nito? Bakit outward growth? Well, if you're thankful that you are saved, if you're thankful that you have been forgiven by Jesus Christ, if you're thankful that the gates of heaven is wide open for you, if you're thankful that your name is written in the book of life, if you're thankful that you are part of this family, the family of God, then you will not be silent in not sharing the gospel with others. Mga kapatid na mga taga-Gideon, salamat sa Panginoon, nagkaroon po ako ng pagkakataong makapagbahagi sa inyo. Hindi ko man kayo nakasama personally, face to face. I know, this is God's opportune time in such a time as this. Hindi po nagkataon lang dito sa tema na ito na ang nais ng Panginoon ay magkaroon tayo ng fresh na hamon. Lalo na ngayon na mas maluwag na po tayong nakalalabas ng bahay, mas may dahilan na tayo para intentionally maibahagi hindi lang ang Biblia, kundi ang laman ng Biblia, ang katotohanan ng kaligtasan sa lahat ng tao.
Salamat po sa pamunuan ng Gideons International Philippines for giving me this opportunity to share His word, to share His message. Salamat din sa inyo na nagtiyagang makinig sa akin, bagamat ako'y nandito lamang sa screen. At salamat sa Diyos, higit sa lahat, sapagkat Siya ang author at Siya rin ang katapusan ng buhay nating lahat. Hayaan niyo pong aking ipanalangin kayo sa aking pagwawakas. Aming Diyos, maraming salamat sa iyo pong mensahe para sa amin. Salamat po sa tema na inilagay mo sa puso at isipan ng mga tagapanguna ng Gideons International Philippines. Salamat, Panginoon, sa gawaing ito na pinahintulutan mong mangyari after more than 2 years of being quarantined because of pandemic. Lord, we know and it is clear for us today na ang nais mo para sa amin, Panginoon, lalo kaming mag-ugat sa iyong salita, lalo kaming maging grounded, at ang epekto nito, hindi kami mapapalagay na hindi humayo, magbahagi ng iyong salita. Hindi lamang yung Biblia, kundi yung laman nito, so that people who are lost will come to know the saving grace of Jesus Christ. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang Gideons International Philippines, ang lahat po ng participants na narito, at sa iyo ang lahat ng papuri sa iyong ginawa sa aming mga buhay. Itong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat po at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.